Xiaomi CC9 Pro or Xiaomi Mi Note 10. Boom. Guys, sobrang hirap kumuha nitong unit na to. Buwis buhay nga, para kumuha lang isang unit niyan eh. Alam nyo ba, pumunta pa si Richmond ng Beijing para lang makuha tong CC9 Pro. Oh. Grabe. Ang hirap, grabe. Sobrang pahirapan. Ayaw talaga ni Xiaomi na ilabas to sa kanilang bansa. Oo. Dumaan pa si Richmond sa Hong Kong. So, mutik na siya nga masunog dun eh. Pero nga guys, boot na lang ito na si CC9 Pro. Yun. Oh my god. Sa mga hindi nakakalam pala, si CC9 Pro or si Xiaomi Mi Note 10 ay ang pinakaunang 108MP na penta camera. Limang camera sa likod. Mm. Tapos bro, meron siyang AMOLED display. 3D pa ang curved glass niya. 3D curved display. Tapos meron siyang 5,260 mAh battery. Tapos meron siyang 30W fast charging. And up to 256GB of internal storage. Yun ang gusto ko kay CC9 Pro bro. Actually, mas maganda sa CC9 Pro kaysa kay Mi Note 10. Mm. Malalaman nyo mamaya guys kung bakit ito ang pinili namin ni Vince. Yes, kaysa Mi Note 10. Kaya without further ado guys, ako na ulit si Vince. At ako si Richmond. And you're watching Unbox Diaries! Hoo-hoo! Saan natin? Actually, parehas lang yung kanyang ano, box dun sa CC9. Nag-review tayo natin ng CC9. Ito na yung pro version niya. Actually, ang CC, ang meaning nun, camera. Camera-centric siya. Or cool chick. China. Pwede rin. Meron tayo, SIM ejector pin. Mga warranty cards. Ito ang kanyang jelly case. Oh my god. At ito ang kanyang USB Type-C cable niya. Meron siyang 30W fast charging charger. Kabilis na mag-charge. So, pilasin mo na, Vince. So, CC. Wow. ASMR, guys. Maganda nga talaga yung color niya. Color green. So, may white, may black and may green. Favorite ko yung green kasi matingkad. Nag-stand out talaga siya. So, very rare to. Tulad nga sinabi natin, kapagbugbugan pa si Richmond. Para lang makuha to. Oh. Bro, napansin ko dito is parang small, portable, at hindi ganun kabigat. For me ah. Oh, actually, yung weight niya, no, hindi siya nagkakalayo sa Mi Mix 3. Tapos bro, lalo na sa mga phones na may 5,000 plus milliampere battery. Malalaking phones, usually yung ganun, no? Tama. Pero ito guys, small and compact pa rin. Asa napansin ko pa sa kanya bro, ang symmetrical ng kanyang design. Ang ibig sabihin nun is yung kanyang curve dito sa side, same na same sa pagka-curve sa likod. So yung display niya kasi may parang curve dito. Curve yan dito. Parang edge siya, yung parang sa mga Samsung, ganun. Mm. So balance lahat, equal yung kanyang design, yung cutouts niya, yung pagka-trim niya, equal na equal. Parehong-pareho. Ano pala bro, Gorilla Glass 5 pala yung kanyang likod and yung kanyang front. Harap. Very durable, scratch resistant, although fingerprint magnet siya. And also, aluminum frame siya. So, very durable very naman. Durable. No, very solid siya. Feeling mo talaga, mamahaling phone siya. Although, hindi siya ganun kamahal. Kung ikakumpara mo siya sa mga iPhone 11 Pro Max, no? Wala pang kalahati. Actually, a third of the price lang siya ng iPhone. Pero, alam mo ba bro, sabi ni DxO Mark, natalo daw niya si iPhone 11 Pro Max in terms of camera. Kapa naman, may 108MP camera. So, yung design niya, no? Hawig siya sa Mi 9. Pero wala siya yung parang rainbow effect. Wala. Yun nga lang, nadagdagan siya ng dalawang camera sa likod. Ano, pag tinanggal mo yan, Mi 9 na Mi 9 yung kanya. Tama. At tapos meron na siyang logo dito, malinis na malinis ang kanyang design. At syempre, meron din siyang fingerprint scanner sa harap, hindi niya sa likod, no? Tama. Speaking of the cameras, bro, 108MP, sobrang laki nun. Sobrang laki. Meron siyang 12MP telephoto lens, meron siyang dual pixel, 2x zoom, face detection yun. Meron pa siyang isang telephoto lens, so dalawang telephoto lens niya, pero 5MP naman to. Pang 5x zoom. Tapos yung sumunod niya, mas malupit. 20MP na ultra wide lens. First time kong narinig yan, may 20MP na ultra wide, kasi yung pinamalaki, kasi usually 13MP pinamataas ng ultra wide angle lens. Naglagay sila ng 20MP dito. Oh my god. Lahat siniksik na dyan eh. 2MP na macro lens. At hindi lang yun bro. Apat ang kanyang LED flash. Quad LED flash. So may torch light and then meron ding soft light. Yung torch light is yung sa baba and yung soft light is yung sa taas. Sa taas yun. Simulan naman tayo bro. Meron siyang headphone jack, USB Type-C port, microphone, and loudspeaker. Sa taas naman bro, meron siyang noise cancelling mic and IR blaster. Sa left side, wala. Sa right side, nandun lahat. Power button and volume rocker sa right side. And also, yung kanyang SIM tray. Dual nano SIM slot lang siya. Wala siyang micro SD card slot. Kaya, bili kayo na mas mataas na configuration. Okay. So, actually, ito yung pinaka-okay na feature para sa akin. Yung kanyang display. Which is yung pinaka-kaiba na lumabas this year. 3D curved design. Yung screen niya, bro. 6.47-inch Full HD Plus AMOLED display. 600 nits na siya of brightness. HDR10.
110 support. Mm-hmm. Always on display. Tama. Yun nga lang, meron siyang notch. Pero tinawa, ang ganda ng display niya. Kung makita mo, bro, yung gilid niya, parang swabe lang yung kanyang magka-bend. Tapos grabe, sobrang nipis ng bezel. Halos wala ng bezel. Oo, kasi tinalo na sa gilid eh. Guys, 89% screen to body ratio na siya. Welcome to Mobile Legends! Okay na. Okay, hindi ganun kalakas for me actually. Ah, isa lang speaker niya. Downward firing lang siya. Wala siya dito sa may earpiece. Wala. Yung nga lang bro, mukhang hindi uso ang Mobile Legends sa China. kasi wala pang high frame rate mode to eh. Hindi nila ino-optimize eh. Pero hopefully in the future, tagdagan nila to. ML 2.0 na to ah. Mabilis na siya. Ang ganda ng graphics ng ML 2.0. Yung nga lang, mararamdaman mo talaga yung lag. Kasi wala siyang high frame rate mode na lilimitahan. Hindi mo ramdam yung bilis niya dito. Hindi. Oo, nakalimutan natin sabihin, no, ang processor pala niya, Snapdragon 730G. So, bitin, kundi, pero pwede na. Actually, bro, hindi siya yung pinakamabilis sa presyo niya. Actually, marami pang Xiaomi phones na mas mura pa dito, pero mas mabilis pa. Pero ano naman, binabayaran mo dyan yung camera. Eh. Camera talaga. Camera talaga. Kung mahilig ka sa camera, this is for you. Pero ang ganda nung graphics niya dito. Oo. Sarap at saka curved sa harap, curved pa sa likod. So ang sarap maglaro. Yung display niya is hindi ganoon kalaki, no. 6.47 inch na naman. Sa mga tao na hindi masyado gusto yung sobrang laking display or sobrang liit, ito na yung tama lang. Sweet tama spot lang siya, sweet spot. Masarap yung pagka-curve. Ano? You know? Alam mo yung sa ulo yung parang naiiwan. Sumama. Okay. Hindi ka naman na awkward. Hindi. Okay. Sanay ka na. Sanay na ako sa'yo. Actually, gustong-gusto mo ata eh. Hindi. Speaking of speed, si Snapdragon 730G ay okay lang. Okay naman siya sa PUBG guys, no? Kasi PUBG naman is sikat sa China yun. Tama. Well-supported naman siya. Mabilis naman siya for PUBG. And yung graphics niya, ang ganda. AMOLED display na siya. So yung colors niya is sobrang ganda. Sobrang ganda. Tapos, ang lakas ng dating ng graphics. Ibang level actually. Ibang level. Oh. Bro, alam mo ba? Ito ang first ever Xiaomi phone na nag-ship with MIUI 11. Oh, out of the box. Ano yung pinakaiba niya sa MIUI 10? Experience mo. Oo nga bro eh. So parang nakita ko parang medyo iba yung kanyang interface ngayon. Meron siya parang search bar dito sa ilalim. Tapos meron siya mga extra features dito. Tama. May dark mode. Yung buong MIUI 11 ah. So hindi lang siya app specific. Ngayon buong system, dark mode meron na. Okay yun no? Kasi minsan masakit sa mata eh. Pag madilim eh. Lalo sa si Vince, paggabi naglalaro. Ay oo. Oh. Habang nasa CR, naka-off yung ilaw, naglalaro. Hindi okay kasi dark mode. Lahat nagpa-pop eh. Na-highlight yung colors nila kapag maitim yung background. Ah, okay. And oh my God, this is the one we have all been waiting the for. The moment of truth. The reason bakit mo bibilin tong phone na to. Guys, camera. 108MP. First ever. So ito yung mga pictures na nakuha namin guys, no? Unang-una, ang napansin ko sa kanya is sobrang DSLR-like no image quality niya. Sobrang sharp. Maganda. Very vibrant ang colors niya, no? Though there are sometimes sa pansin ko yung green niya medyo may pagka-OE kunti. Medyo hindi siya color accurate. Tama. Although yung overall image quality niya, yung mga details, nare-retain niya pa rin. Kahit mag-zoom in ka, kitang-kita pa rin yung mga details. Hindi siya malabo. Mm-mm. Sobrang sharp talaga niya. Yung parang DSLR yung itsura niya. At syempre, okay rin yung dynamic range niya. Marami ka makikita sa mga brightest parts and darkest parts of the image. Tama. Hindi lang yun, no? Pwede ka mag-ultra-wide, 0.6, may 1x, may 2x, 5x, 10x, at 50x, bro. Tinan mo to, ha? Ah, sige. Bro, kapag ka gumamit ka ng 50x zoom, stabilized pa rin siya. Hindi siya malikot. Hindi siya shaky. Ooh. Maraming mga phones na 50x zoom na, pero... Malikot na. Malikot. Hindi ka na makaano eh. Okay, malamang boso dito. So, hindi ka mahirapan kasi minsan pag namumboso ka, medyo mahinginig ka, matatakot ka, mahuli ka. Oo, dito guys, hindi. So, kahit ganun mo na konti, klarong-klaro pa rin. Tapos, pag nakuha mo na yung picture, syempre, maganda yung display. Nasa 5,000 mAh battery. Matagal mong titingnan yung picture. Pwede namang nang boboso ka na nag-aaral yung crush mo. Diba? Na, yung itsura niya lang. Okay, okay. Pero yun, balik kayo sa camera, bro. Ito actually pinaka the best in terms of image quality. Image quality, yes. Sharpness. Oh. Makikita rin natin, Vince. Yung camera niya sa regular photo, sa dilim, tsaka yung night mode niya, hindi naman sila nagkakalayo. Yes. Ibig sabihin, maganda ng ang kanyang camera kahit wala pang night mode. Siyempre, meron din siyang 108MP mode. Actually, by default, hindi siya 108MP talaga. Hindi. Pero, kung gusto mo talaga yung RAW na 108MP, meron siyang mode dito, 108MP, although, naglo-load. Naglo-load? Oo, normal lang medyo yun. Medyo mabagal. Oo. Yun nga lang, pwede mo siyang i-zoom all the way in. Tama. Okay, 1, 2, 3. Pwede yung gumalaw?
Ayan guys, check nyo to. Oh, all the way in, zoom in. Ayan, kita nyo yung mga buhok-buhok ni ano. Ay, kadiri. Man. Tignan mo kami booger. Ay, sa ilong, sa ilong. Wala, malinis. Wala, malinis. Yun. Ah, di ba liwanag? Okay siya. Very, very detailed ang mga... Simple lang siya, wala masyadong filter. Although smooth naman yung aming skin. At syempre bro, huwag din kalimutan meron siyang ultra-wide angle lens. Yun. First 20 megapixel. Ang daming first ah. Diba? 20 megapixel pa. Mm-hmm. So okay dito guys, is sobrang sharp ng kanyang mga ultra-wide angle view. Mga pwede siya pang... landscape shots, group photos, pati yung mga photo bomber, makikita nyo rin. Tapos yung macro mode, ang ganda. Oh, sobrang detailed. Nato yung flower bro nung ano, yung kanyang petals, yung kanyang ano, pollen. Yung kitang-kitang pollen. Oh, kitang-kita na, grabe. Meron pa isang first, hindi mo alam. Ano? Ito first phone na Xiaomi na nakakakuha ng raw na picture, parang DSLR. Eh, ang mga raw, di ba, DSLR lang meron. Ayan, meron na siyang raw. Naka. Mind blown. Sa mga di nakakaalam dyan, yung raw image or raw file ay ginagamit lang yan sa mga professional stuff for editing purpose. Kasi pag nag-picture tayo guys ng mga JPEG lang, ng mga PNG, medyo konti lang yung pwede mong i-edit sa kanila. Limited ka. Taasan mo yung brightness, hanggang dito lang. Ibaba yung brightness, hanggang dito lang. Contrast. Oh, kasi kapag sinobrahan mo, sabog siya. Pero guys, dahil may raw na siya, kahit itodo-todo mo yung mga settings mo sa editor mo, okay na okay pa rin yung image mo. Walang sabog, hindi nagbabago yung image quality, yun ang gamit ng raw. Last but not least, no, yung kanyang video. Yung nga lang, hindi niya kaya ang 4K at 60 frames per second kasi hindi siya Snapdragon 855. Pero feeling ko talaga magkakaroon ng Mi Note 10 Pro para ma-address yung issue na yon. Siyempre, pera din yun. Pera din, no. May mga tao namang willing magbayad ng extra eh. Para sa the best. Pero guys, okay naman yung kanyang ano, stabilization no, sa video. Okay naman stabilization niya. Sa both sa front and sa back. Okay naman. Okay na okay stabilization. Maganda siya pang vlogging. Meron siyang vlog dito May vlog mode siya. Vlog mode. Ayan, bigyan mo. Ayan, so, pwede mo siyang kunan ng clip by clip. Clip by clip. So, meron siyang vlog mode, nakakatawa. Kung mahilig ka mag-vlog, meron siyang... Nakakatawa. Ayan, meron pa siyang mga ganun. May mga icon-icon pa. Nakakatawa siya. Mas may transition, ganun. Kung gusto mo lang na madalian ang vlog. Hindi mo kailangan yung gaganan mo pa yung camera para mag-zoom in, zoom out. Yes, diba? Siya na bahala para sa'yo. Yung mga presets pa siya. Yes, galing. Galing, Galing. Ganda. Pero nga bro, magkano pa talaga to si Xiaomi Mi Note 10 or si CC9 Pro? Bro, nabili natin to sa Beijing. At guys, mabibili na rin to sa Shandy Philippines. 26,200 pesos only. Actually bro, 26,000. DSLR like camera. Masarap pang travel. Ito talaga yun. Kasi maliit na siya, malaki pa yung battery, dun talaga siya ginagamit. Pang bro, travel. Mas bibilin ko pa to kaysa sa DSLR. Oh, kasi DSLR, laki na. Diba? Hindi mo naman pwede ilabas sa mall. Op! Permit! Ito, labas mo lang. Yes. Diba? Tayo ng Kuya Guard. Op, permit! So yun naman bro no. Actually kung ako sa inyo, bilhin nyo na lang si CC9 Pro over kay Mi Note 10. Kasi syempre mas marami siyang configurations. Up to 256 siya na internal storage, 8GB of RAM. Si Mi Note 10 hanggang 6GB of RAM lang, 128GB of storage. Yun. Kulang na kulang. Mabibiting ka. Kasi isang raw file roughly umabot ng 30MB. Kaya mag CC9 Pro na kayo. Color green, bilhin nyo na Shandy Philippines. Habang meron pa. 670 Calo Street, Ermita, Manila. At bro, balita ko, nanganak na daw sila. Si Shandy Masangkay. So may Tondo branch na rin guys. Merong kakaiba doon sa loob ng Shandy Masangkay. Ano yan? Meron siyang repair shop na rin. Ah, wow. Si Shandy Gadget Repair. Hindi lang yun. May pagkain pa sa loob. Ah, okay ah. Diba? Actually, first resto gadget fusion siya. So habang tumitingin ka na gadget or nagpapagabit ka ng tempered glass, pwede kumain muna. Yun. So, diba? Shout out lang guys si Shandy Masangkay. 1208 Masangkay Street, Tondo, Manila. Restaurant / gadget shop siya. Yeah. So angat-angat ka na pala bro, no? Sana makakuhan ako ng... Swerte mo, ha? Ako na ulit si Beans. Ako si Richmond. And you're watching Unbox Diaries. Woohoo!